Bakit nga ba sa panahon ngayon ay maraming pamilyang nasira? Bakit ba maraming pagtataksil ang nangyayari sa panahon ngayon? Para sa akin, no, ito yung numero unong problema. Kasi mas marami talaga ang kababaihan kaysa sa kalalakihan. Napakarami ng babaeng isinilang kaysa mga lalaki. Kaya minsan nagsubra-subra na yung mga babae, nagkulang yung lalaki. Kaya minsan, yung mga babae, sa ating mga kababaihan, hindi ko naman ginajudge, no? Hindi ko naman kayo ginajudge or hindi naman ako nagjajudge. Pero minsan tayong mga babae, kahit alam natin na may asawa or mayroon ng pamilya ang isang lalaki, once na tumibok ang puso natin sa taong ito, wala na tayong pakialam. Ginagrab na natin yung opportunity, lalong-lalo na kapag gustong-gusto mo yung isang lalaki. Minsan pa nga tayo pa mismo ang gumagawa ng paraan o babae pa mismo ang gumagawa ng paraan upang tuluyang mawasak ang pamilya ng kanyang nagugustuhan. Pero kung uisipin natin, no, hindi ito maganda. Kasi kung ano man ang ginagawa natin sa ating kapwa, babalik at babalik din yan sa atin. Minsan mahirap, lalong-lalo na kapag talagang gustong-gusto mo yung taong ito, mahal na mahal mo yung lalaking ito, ngunit pamilyado na, pero gustong-gusto mo pa rin mapunta sa kanya or gustong-gusto mo pa rin siyang mapasa iyo, kaya minsan ay gumagawa tayo ng paraan kung paano natin sila paghihiwalayin. Pero guys, lagi nating tatandaan na may kapalit ang lahat ng ito. Bakit nga ba marami ang relasyong nasisira? Isa po dito, no, ang kakulangan ng pagmamahal at tiwala sa isa't isa. Kakulangan ng communication. Ando naman yung bigla na lang nagbago ang nararamdaman mo sa kanya, yung dating tamis ng pag-ibig mo ay unti-unting nawawala, unti-unting nanlalamig. Minsan rin po, no, ito rin po yung reason kasi minsan tayo mga babae kapag nag-asawa na tayo, parang nakakalimutan na natin ang ating sarili. Minsan talagang hindi naman natin masisisi ang ating mga sarili, no, na minsan hindi na tayo nakakapag-ayos, hindi na nga tayo halos nakakapag-pulbos dahil na rin sa kaabalahan natin sa ating pamilya. Pero dapat guys, lagi niyong mahalin ang inyong sarili. Lagi kayong maglaan ng konting oras para sa inyong mga sarili para hindi ka mapag-iwanan ng iyong relasyon. At huwag mong kalimutan, kaano ka man kabisi, ang bigyang halaga ang iyong karelasyon. Ipakita mo sa kanya ang kanyang halaga at syempre huwag mong ipakita sa kanya ang pagkakwalan mo ng gana sa inyong pagsasama. Kahit pagod ka, bigyan mo siya ng oras. Kahit pagod ka, minsan nawawala ng gana ang isang babae, lalong-lalo na sa labing-labing, no? So minsan, okay lang umayaw minsan, pero wag mong dalasin. Dahil ito po ito sa mga dahilan, yung labing-labing, yung nawawalan ka na ng gana. Lalong-lalo na kapag lagi kang pagod, nawawalan ka na ng gana sa iyong karelasyon. Kaya minsan, hinahanap niya ito sa iba. So once na makakita siya ng iba na magaling maglambing, magaling sa lahat ng bagay. So, andun yung tindiseya na maaaring nga siya ma-inlove doon sa iba at maaaring maiwanan kanya. So, maaaring maiwanan kanya. O yung babae naman, kahit alam niya na may asawa, wala na siyang pakialam, ginagrab niya na yung opportunity. Kaya wag nating hayaan. Ito po yung numero uno na kadalasan sa isang relasyon, no? Yung pagkawalan mo ng gana. Yung madalas mo siyang inaayawan kapag nangangalapit or kapag naglalambing sa iyo si mister or ang inyong mga karelasyon, naglalambing sa inyo and din madalas kang umaayaw. So ito po yung naghahanap siya ng mailabasan ng kanyang nararamdaman. Kaya hanggat maaari tayong mga babae, is talagang maglaan tayo ng time sa ating mga karelasyon upang maipadama natin sa kanila ang ating pagmamahal, hindi lamang sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na pagdating sa pangangailangan ng isang lalaki.